minsan dahil sa kaapihan na ating nararanasan, kaya napipilitan tayong makagawa ng isang bagay na masama. Ang panggigipit at pang-aapi sa kapwa ay siya ring nagtutulak minsan sa tao para maging matapang at lumaban ito. Sa isang baryo ay naging sentro ng usapan ang pamilya ng mag-asawang Ason at Dani. Sila ay mayroong dalawang anak, si Totong at Neneng. Ang mga ito daw ay dating kasapi ng grupong NPA, ngunit nagpasyang lumayo at iwan ang kinagisnang lugar upang makapagpanibagong buhay. Mababait naman daw ang mga ito. Sa bago nilang tirahan ay nakikisaka lamang sila. Gayunpaman, kahit mahirap ang buhay, ay masaya ang pamilya nila Aling Ason. Ngunit minsan ay nagkasakit si Mang Dani, kaya't nangyayain si Aling Ason ang isa niyang kakilala upang maglinis sa isang malaking bahay malapit sa bayan, ay sumama agad ito upang matustusan ang kanilang pangangailangan sa araw-araw. Mayaman ang may-ari ng bahay, si Doña Celia, at malaki din ito kung magbayad, kaya nga lamang ay may kasungitan ito. Agad namang tinanggap ni Aling Ason ang alok na ito ni Doña Celia. Naisip niya na kaya niya namang pagtiisan ang kasungitan nito alang-alang sa kanyang pamilya. Pagdating ni Aling Ason sa kanilang bahay, ay masaya niyang ibinalita sa kanyang asawa ang ukol sa pagkakaroon niya ng trabaho. Kaya nga lamang, medyo nalungkot si Aling Ason nang maabutan niyang may sakit at nilalagnat ang kanilang anak na si Neneng. Kaya agad niyang inasikaso ang anak, pinunasan niya ito at pinakain. Kinaumagahan, unang araw ng pagpasok ni Aling Ason sa malaking bahay, kaya't ibinili niya kay Mang Dani ang kanilang mga anak. Nang nasa malaking bahay na si Aling Ason, habang abala ito sa paglilinis ng mga kwarto sa loob, hindi nito namalaya na dumating si Mang Dani at ang isang anak nito upang ipaalam sana sa kanya na sinugod na nila si Neneng sa ospital at kailangan itong maoperahan sa lalong madaling panahon. Kaya nga lamang, si Doña Celia ang nakaharap at nakausap ni Mang Dani at sinabihan siya nitong bumalik na ng ospital at siya nang bahala magsabi kay Aling Ason. At dahil mag-isang naiwan si Neneng, ay bumalik na rin si Mang Dani at anak nito sa ospital sa pag-asang susunod din naman agad si Aling Ason. Matyaga pa naghintay si Mang Dani kay Aling Ason, ngunit hindi ito dumating. Sapagkat hindi ipinaalam ni Doña Celia kay Aling Ason, ayaw niya itong maabala sa paglilinis ng kanilang bahay. Mag-aalas 6 na ng gabi nang matapos si Aling Ason sa kanyang mga trabaho. Nang magpapaalam na ito kay Doña Celia, ay saka pa lamang nito sinabi sa kanya na nasa ospital ang anak at kailangan agad maoperahan. Nang marinig ito ni Aling Ason, ay luba siyang nalungkot. Hindi niya lubos na isip na ang akala niyang simpleng lagnat ng anak ay aabot sa ganitong sitwasyon. Matinding kabog sa dibdib ang naramdaman ni Aling Ason dahil sa pag-aalala sa kalagayan ng anak. Dahil dito ay nakiusap si Aling Ason kay Doña Celia na kung maaari ay pabalihin siya at pahiramin ng pera upang maoperahan ang anak. Ngunit kabaliktaran sa awang inaasahan ni Aling Ason mula kay Doña Celia ay nagalit ito at sinabing kabago-bago pa lamang niya sa trabaho. Nang marinig ito ni Aling Ason ay muli siya nakiusap kay Doña Celia at sinabing pagtatrabawan na lamang niya magkano mang halaga ang maipaluwal nito sa kanya. Lalong nagalit ito at binantaan pa siya na aalisin sa trabaho kapag nagpumilit. Dahil dito ay wala nang nagawa si Aling Ason. Pumunta na lamang siya sa ospital
ngunit hindi na niya naabutan ang kanyang mag-anak. Sa daan pa uwi ay halos hindi na matigil si Aling Ason sa kaiiyak. Labis ang sakit at hinagpis na kanyang nararamdaman nang malamang pumanaw na ang kanilang anak. Pagdating sa kanilang baryo ay tanaw na ni Aling Ason ang liwanag na nagmumula sa kanilang bahay at ang maraming tao na nakikiramay dito. Nang masulyapan ni Aling Ason ang kanyang anak sa unang pagkakataon na nasa loob ng kabaong, ay halos gumuho ang mundo nito. Nalaman ni Aling Ason mula sa kanyang asawa na ang lagnat palang iyon ng kanilang anak ay bunga ng infeksyon. At nang hindi ito maoperahan agad ay nagdulot ito ng komplikasyon na siya nagpalala sa sitwasyon ng kanilang anak na kalaunan naging dahilan ng tuluyang pagkamatay nito. Matapos mailibing ang kanilang anak ay muling bumalik si Aling Ason sa malaking bahay upang magtrabaho. Napansin ni Mang Dani na tuwing uuwi si Aling Ason sa kanila ay hindi na ito halos umiimik at laging malalim ang iniisip. Kaya't naisipan ni Mang Dani na tanungin si Aling Ason kung ano ang dinadalang problema nito. Ang tanging naging tugon ni Aling Ason sa kanyang asawa ay kung hindi lang sana sila naging maramot at mapang-api sa kapwa, buhay pa sana hanggang ngayon si Neneng. Sa sinabi ng asawa ay kinabahan si Mang Dani dahil hindi alam ng maraming tao kung ano ang kayang gawin nito. Dahil lingid sa kaalaman ng marami, hindi naman talaga sila totoong miyembro o kasapi ng grupong NPA, kundi nagmula sila sa baryo ng mga mangkukulam at mambabarang. Kaya kinausap ni Mang Dani si Aling Ason na kung maaari ay huwag na nilang balikan ang matagal na nilang iniwang gawain. Ngunit sadya daw na masasama ang ugali ng mga ito, magmula daw kay Doña Celia hanggang sa manugang nitong babae at kahit ang 6 na taong gulang nitong apo. Kaya ayon pa kay Aling Ason, marapat lamang daw na maturuan ang leksyon at pagbayarin sa kanilang mga kasamaan. Kaya naman, tila huli na ang pakiusap ni Mang Dani sa kanyang asawa sapagkat sa mansyon, nagsimula na magkasakit ang apo ni Doña Celia maging ang manugang nito. Ayaw nilang kumain. Ayon pa sa kanila, kakain lamang sila kung luto ni Aling Ason. Maya-maya pa ay nakarinig sila Aling Ason ng sunod-sunod na katok sa kanilang pintuan. Nang buksan nila ito ay tumambad sa kanila ang nag-iisang anak na lalaki ni Doña Celia. At pinakiusapan niya si Aling Ason na kung maaari ay pumunta ngayon din sa mansyon dahil may sakit ang asawa't anak niya at ayaw nilang magsikain kung hindi niya luto. Ngunit naging matigas ang tugon ni Aling Ason at sinabing nung araw na nagpaalam siya ay yun na ang huli at hinding-hindi na niya ipagkakaloob ang kanyang serbisyo sa kanilang pamilya. Ngunit naging mapilit ang anak ni Doña Celia at sinabing kahit magkano ay magbabayad ito kapalit ng tulong niya. Mabilis namang sumagot si Aling Ason at sinumbatan ang anak ni Doña Celia. At sinabi niyang nung mga panahon na nagmamakaawa siya at inihingi ang tulong nila ay naging maramot ang mga ito sa kanila. At sinabi pa niyang dapat nilang tandaan na namatay ang kanyang anak dahil sa pagiging maramot at mapang-api nila. Kaya't sinabihan niya ito na umalis na sapagkat wala silang maaasahang tulong mula sa kanya. Samantala sa mansyon ay lalo pang lumubha ang kalagayan ng manugang at apo ni Doña Celia. Nagwawala ang mga ito dahil sa matinding gutom at uhaw na nararamdaman sa kabila ng may mga pagkain naman na nakahain sa kanilang harapan. Maya-maya pa ay bumaba ang apo ni Doña Celia sa higaan nito at dumiretso sa kusina. Pagdating nito sa kusina ay naghanap ito ng makakain. Nang makita nito ang karne
ay agad niya itong nilantakan. Nang sumunod si Doña Celia sa kusina, ay naabutan niya ang ginagawa ng kanyang apo. Agad niyang inagaw ang karne mula rito. Ngunit biglang kinagat nito ang kanyang braso. Halos himatayin ang matanda sa sobrang sakit. Napangisi pa ang kanyang apo habang kagat-gagat ang braso ng kanyang lola. Nang bigla naman dumating ang manugang ni Doña Celia, nang makita ito ng kanyang apo ay sinabi pa nito sa kanyang ina na ang sarap ng braso ng kanyang lola. Nang marinig ito ng manugang ni Doña Celia, ay agad itong sumugod at kinagat naman ang kabilang braso ng matanda. Ilang sandali pa ay dumating naman ang anak ni Doña Celia. Naabutan nitong wala nang malay ang ina habang patuloy na nilalantakan ng kanyang mag-ina ang magkabilang braso ni Doña Celia. Mabilis niyang inagaw si Doña Celia sa kanyang mag-ina at isinugod sa ospital. Kaya nga lamang sa kasawiang palad ay patay na rin ito nang dumating doon dahil sa pagkawala ng maraming dugo. Hanggang sa mga sandaling ito ay wala nang anumang naging balita pa tungkol sa mag-inang kinulam upang maging aswang. Kung ano na ang nangyari sa mga ito at kung nasaan na sila ay walang sino man ang makapagsabi at nakakaalam. Sadyang ang mga kababalaghang nagaganap dito sa mundo ay walang pinipili. Mapababae ka man o lalaki, matanda o bata, ano man ang iyong profesyon o estado sa buhay. Si Ricardo ay isang dating matapat na sundalo ng bansa na ngayon ay retirado na at payapang namumuhay kasama ng kanyang pamilya. Ayon sa kanya, noong siya ay sundalo pa, naranasan niyang madistino sa iba't ibang panig ng bansa. Dagdag pa niya ay napakarami daw niyang karanasan, kapwa mabuti at masama. Nasaksihan na rin daw niya ang iba't ibang mukha ng digmaan at masasabing isa na rin daw siyang veterano pagdating sa larangan na ito. Sa napakarami daw niyang karanasan ay ilan daw dito ang talaga naman tumatak sa kanyang isipan at hindi niya makakalimutan. Mga karanasang hindi niya akalaing mangyayari sa kanyang buhay. Mga pangyayaring nababalot ng kababalaghan. Tulad na lamang ng madistino daw siya sa Mindoro at nakasagupa nila sa isang inkwentro ang mga grupo ng NPA na naroon. Lubha daw talaga niyang ikinagulat ang laban nilang iyon sa mga grupo ng NPA. Dahil hindi man lamang daw nila itong nakikitang kumukubli, sa halip ay direkta daw na sumusugod papunta sa kinalalagyan nila. Na tila ba hindi daw alintana na tamaan sila ng bala. Kaya wala daw silang nagawa ng mga pagkakataon na yon kundi ang umatras. Pero ayon sa kanya, habang umaatras ay patuloy pa rin na gumaganti sila ng putok. At nahinto lamang daw ang pagsugod na yon sa kanila nang tamaan ang tumatayong pinaka-leader nito ng isang mataas na kalibre ng baril na grenade launcher. Pero noong mga pagkakataon doon na yon ay nagulat sila sa pangyayari dahil nang tamaan daw ng bala ng grenade launcher ang pinakatumatayong leader ng grupo ay tumilapon lamang daw ito. Sapagkat naisip nila kung karaniwang tao lamang ito ay malamang nagkagutay-gutay na. At nang makita ang sinapit ng kanilang leader ay nagpulasan at tumakas na ang mga kasama nito. Kaya agad naman nilang pinuntahan ang leader ng nakainkwentro nilang grupo na abutan nila itong nakahiga sa lupa. At dahil sa kanilang pagtataka sa nangyari ay agad nilang inusisa ang katawan nito. Ang nakita lamang nila
ay isang malaking pasa na hugis bilog sa dibdib nito. Dinala nila ito sa kanilang kampo at doon ay kanilang inimbestigahan. Sa pag-iimbestigang isinagawa ng kanilang opisyal ay napag-alaman nila na may mga anting-anting pala ang mga ito. At doon nagsimulang mabago ang pananaw ni Ricardo ukol sa mga bagay-bagay na nasa paligid niya. Sapagkat noong una ay hindi siya naniniwala sa mga ganito tulad na lamang ng sinasabing anting-anting. At sa tuwing makaririnig siya ng mga kwento tungkol dito ay ipinagkikibit-balikat lamang niya ang mga ito. Ngunit ng araw na yon nang masaksihan niya mismo kung ano ang kayang itulot at gawin ito sa isang tao ay naniwala na siya. Ngunit ayon sa kanya, hindi daw dito nagtapos ang mga kababalagang nasaksihan niya noong mga panahon na nasa serbisyo pa siya. Sa lahat-lahat daw ng kanyang karanasan ay ito daw ang hinding-hindi niya makakalimutan sa tanang buhay niya. Nalipat daw at nadistino siya sa gitnang Visayas ng mga panahon na yon. Sa simula daw ay naging maayos naman ang lahat. Bawat patrolya daw na kanilang isinagawa sa lugar ay nakababalik sila sa kanilang kampo ng payapa. Ngunit isang araw daw nang minsang magsagawa daw uli sila ng pagpapatrolya sa lugar ay doon na daw niya naranasan ang pinakamadugo at pinakamarahas na pangyayari sa buong panahon daw na nasa serbisyo siya. At ayon pa sa kanya, aminado daw siya na naging kampante daw sila ng mga panahon na yon, kaya nangyari daw ang hindi nila inaasahan. Ayon kay Ricardo, ay malinaw na malinaw pa daw sa kanyang alaala ang mga tagpo nung araw na yon. Sabi niya, masayang masaya daw nung araw na yon ang buong tropa. Wala ka daw mababakasan ng kahit anumang lungkot sa kahit isa sa kanila, lalong-lalo na ang kanyang matalik na kaibigan at kabady na si Jeff na nagdiriwang ng kanyang kaarawan nung mismong araw na yon. Masiglang masigla daw ang lahat at tila sabik na makabalik agad mula sa pagpapatrolya dahil ipagdiriwang nila ang kaarawan ng matalik niyang kaibigan. Kaya ayon kay Ricardo ay wala daw sa hinuwa ng kahit isa man sa kanila ang tungkol sa nakaambang panganib. Nagsimula na daw ang kanilang pagpapatrolya. At ayon kay Ricardo, nasapit daw nila ng payapa ang kanilang destinasyon. Pabalik na daw sila ng kampo nung mga panahon na yon, nang bigla daw silang nagulat nang makarinig ng sunod-sunod na putok. At ito daw ay nanggagaling sa iba't ibang direksyon. Pagsigaw daw ng kanilang opisyal ng salitang ambush, ay agad daw itong tinamaan at wala nang buhay nang bumagsak sa lupa. Agad naman daw silang gumanti ng putok, pero nakita daw ni Ricardo na isa-isa nang nalalagas ang kanyang mga kasama. At maya-maya pa ay naririnig na niya ang mga boses ng mga ito na unti-unting lumalapit sa kinalalagyan nila. Sa pagkakataon na yon, nang pagmasdan niya ang buong tropa, ay tila dalawa na lamang sila ni Jeff ang natitira. Sinabi ni Ricardo sa kaibigan na isang karangalan na makasama ito sa serbisyo at binati pa niya ito ng isang maligayang kaarawan. Ngumiti ang kaibigan at inilahad ang kamay nito sa kanya. Nagpasalamat ito at sinabing ganun din siya. Sabay silang tumayo at pinaputok nila ang kanilang mga baril. Ngunit sadyang napakarami ng kalaban at halos magkasunod silang bumagsak sa lupa. Pagbagsak ni Ricardo ay naramdaman niyang umikot ang paligid. Nakita pa niya ang kanyang matalik na kaibigan na humihinga ngunit hindi ito nagsasalita. Ilang sandali pa ay naaninagan na niya ang mga taong nakainkwentro nila. Isa-isang nilapitan ng mga ito ang kanyang mga kasama. At ang sumunod na pangyayari ay kagimbal-gimbal. Matapos kunin ang anumang bagay na maaari nilang pakinabangan, ay hinugot ng mga ito ang kanilang mga itak.
At nang itaas nila ay nakita pa niya nagkintaban ang mga talim nito ng tamaan ng liwanag. At walang habas na pinagtataga at tinaddad ang kanyang mga kasama. Ngunit hindi pa dito nagwakas ang mga nakakakilabot na pangyayari. Habang nakahiga pa rin siya sa lupa ay pinagmamasdan niya ang mga ginagawa nito. Nakita niyang halos ang bawat isa ay may dalang sako. Nakita niyang isinisilid dito ang mga kagamitang kanilang nakulimbat. Ngunit ang nakakasindak ay ang mga pira-pirasong katawan ng kanyang mga kasama ay isinisilid din sa isang pang sako. At bago siya tuluyang mawalan ng ulirat, ay nasabi niya sa sarili na parang hindi mga tao kung umasal ang mga ito. At narinig niya ang isa na nagsabi na may dalawa na humihinga pa dito. Nang magkamalay si Ricardo ay napagtanto niya na hindi nga talaga karaniwang tao ang mga ito. Sapagkat habang nakatali siya sa isang puno ay kita niya ang ilang parte ng katawan ng kanyang mga kasama na niluluto sa dalawang malaking kawa. Nakita din niya ang kanyang matalik na kaibigan na nakahiga sa isang malapad na mesa na nasasapinan ng dahon ng saging na wala ng mga paa at kamay na nakita niyang tinataddad ng mga tao nakapaikot doon. Dahil sa nasaksiyang sinapit ng kanyang mga kasamahan at matalik na kaibigan ay napaluha na lamang siya. At kasabay ng awang nararamdaman niya para sa tropa ay halos bumaliktad din ang kanyang sikmura at gusto niyang masuka dahil sa mga karumaldumal na ginagawa ng mga taong naroroon. Kaya ipinikit na lamang ni Ricardo ang kanyang mga mata. Ayaw na niyang masaksiyan ang mga ginagawa nila. Maya-maya pa ay nagkaingay ang mga tao. Nagsisigawan sila na tila nagdiriwang. At tila sabik at masayang sinalubong ang taong dumating. At narinig niya ang mga ito na tinatawag nilang supremo. Naisip niya na ito marahil ang kanilang pinuno. Naisip rin niya na kahit pala sa makabagong panahon ay umiiral pa rin ang tinatawag na kanibalismo. Ngunit ilang sandali pa'y nalaman niyang mali siya sa kanyang inaakala. Sapagkat nakita niya ang mga ito na unti-unting naghahanda at tila may gagawing isang ritual. At nakita niya ang bumuo ng isang malaking bilog ang mga taong naroroon habang ang kanilang supremo ay nasa gitna. At maya-maya pa'y umusal ito ng mga pananalita na hindi niya maintindihan at noon lamang niya narinig. At habang umuusal ito ng mga pananalita, may itinas itong isang bagay na hindi niya mawari. At ilang sandali pa'y halos panawan siya ng katinuan sa kanyang nasaksihan. Kitang-kita niya kung paano unti-unting nagbago ang mga anyo nito. At sa pagkakataon ding yun, ay napatunayan niya na totoo pala ang mga tinatawag na aswang. Kaya naisip niya na hinding-hindi na siya makakalabas ng buhay sa lugar na yon. Katulad ng mga kasama at matalik na kaibigan ay ganun din ang sasapitin niya. At bigla nga dumating ang panahon na kinatatakutan niya. Napansin niya ang papalapit ang supremo at mga kasama nito sa kinaroroonan niya. Nang makalapit ito at makaharap na ni Ricardo, ay halos hindi siya makatingin dito dahil sa sobrang takot na nararamdaman niya. Nang bigla itong magsalita at nagsabing kung mayroon ba daw siyang nais sabihin sa huling pagkakataon, bago daw nila pagluluray-lurayin ang kanyang katawan. Kaya tinipon niya ang natitirang lakas ng loob sa buo niyang katawan at humarap siya dito. Sa pagharap niya dito ay agad niyang napansin ang baliktad niyang imahe sa mga mata nito. At sa natipon niyang lakas ng loob ay matapang at pasigaw niyang sinabi dito na nais niyang maging katulad nila. At dahil sa hindi iyon ang inaasahan ng supremo na kanyang sasabihin ay nakita niyang nagulat at nabigla ito. At ang tanging nasabi ay bakit?
Mabilis namang sumagot si Ricardo at sinabing dahil sa mga nasaksihan niya ay umahanga siya sa lakas at kapangyarihan nila at dahil daw dito ay magagawa niyang makaganti sa mga taong nang api sa kanya. Nang marinig iyon ng Supremo ay pinakalagan siya at pinaupo sa harapan ng lamesa. Pagkaupong pagkaupo ni Ricardo ay mabilis siyang hinaina ng pagkain. Mabilis niya itong kinain at iniis na lamang kahit alam niya na isa ito sa parte ng katawan ng isa sa mga kasamahan niya. Pagkatapos nito ay meron uling ipinakain sa kanya. Kulay itim ito at tulad noong nauna ay hindi rin maganda ang amoy. Matapos niyang makain ang mga inihain sa kanya ay mayroon namang ipinainom. Dito na siya nahilo at naramdaman niyang bumagsak siya sa lupa. Kinaumagahan ay nagising si Ricardo dahil sa mga boses na naririnig niyang nag-uusap. Narinig niya ang isa na nagsabi na bakit daw binuhay pa siya at binaginan pa ng taglay nilang angkin na matagal nilang iningatan na minana pa mula sa kanilang mga ninuno. Pagpapatuloy pa nito, paano daw kung tumakas siya at hindi na bumalik at magpakitang muli? Narinig niyang sumagot at nagalit ang kausap nito na sinabing sino daw ito para questionin ang kanyang motibo. Sabi pa nito, yun daw talaga ang gusto niyang mangyari. Nang sa ganun malaman daw ng mga tao na hindi lamang sila isang katang isip o kwento, kundi sila daw ay totoo. Dahil sa mga narinig, ay hindi agad bumangon si Ricardo. Nakiramdam pa siya ng ilang pang sandali. Mga may kalahating oras pa siya na nagpatuloy sa paghiga. Maya-maya naramdaman niya na tila wala na yatang ibang naroon maliban sa kanya. Nung bumangon siya ay nakaramdam siya ng kakaibang lakas at masigla ang kanyang pangangatawan. Napansin din niya na naghilom ang mga sugat niya. Dahan-dahan siyang sumilip sa labas ng kubo at tama nga ang hinala niya. Siya na lamang ang naroroon kaya mabilis na siyang umalis at iniwan ang lugar. Nang matuntun niya at marating ang kanilang kampo ay isinalaysay niya sa kanyang opisyal ang lahat ng nangyari. Ngunit taliwas sa kanyang inaasahan, ang unang bahagi ng kanyang salaysay ay tinanggap at pinaniwalaan. Ngunit ang mga huling bahagi nito ay ibinasura. At ayon pa sa kanila, ito daw marahil ay bunga ng naranasan niyang trauma. At dahil dito ay binigyan si Ricardo ng pagkakataon na makapagbakasyon at makapagpahinga. Nang makauwi si Ricardo sa kanilang probinsya, ay nagpatulong agad siya na makahagilap ng isang manggagamot upang gamutin siya. At hindi nga nagkamali ang Supremo sa kanyang plano. Sa probinsya nila Ricardo ay bantog na at kalat ang tungkol sa kanila na hindi sila isang katang-isip lamang o kwento, bagkus sila ay totoo. Minsan may mga taong sadyang mapanlinlaw. Magpapakita ito ng kabutihan upang maitago ang masamang intensyon at maitim na balak nila. Ayon kay Chris, tandang-tanda pa niya noong taong 2010 nang maranasan niya ang isang kakilakilabot na pangyayari sa kanyang buhay. Kasalukuyan daw siya nagtatrabaho noon sa Estrella, Makati at nakatira naman sa San Jose del Monte, Bulacan, na kung saan ayon pa sa kanya na ang mga kabahayan nung mga panahon na yon, lalong-lalo na sa mga unang naninirahan o tenant doon, ay sadyang magkakalayo. At walang poste ng ilaw ang mga daanan. Isang araw ay naisipan ni Chris na mag-overtime. At alas 8:30 na nang makasakay siya sa isang pampublikong bus pauwi.
At dahil Biyernes noon ay talaga namang napaka-traffic. At dahil na rin sa nararamdamang pagod ni Chris ay minabuti niyang idaan na lamang sa tulog ang kanyang buong biyahe. Nang magising siya ay napansin niyang nasa SM Fairview na sila. At nang tingnan niya ang kanyang orasan, pasado alas 11 na. At dahil sa sobrang pagod sa trabaho at sa layo ng biyahe, ay muling nakatulog si Chris. Namalaya na lamang ni Chris na mag-isa na lamang pala siyang pasahero nang gisingin siya ng konduktor at sinabing pag-arahin na sila. Sa lugar na yon ay malapit na ang boundary ng Santa Maria, Bulacan. Mahirap sumakay doon dahil bihira ang mga dumaraang sasakyan. May mga tricycle na bumabiyahe, ngunit mahal naman maningil dahil special trip. Kaya kakailanganin pa niya maglakad papunta doon sa terminal. May kalayuan ito at madaraanan pa niya ang isang masukal na lugar na kung saan ang daan ay hindi simentado. Nagsimula na siyang maglakad. Nang tingnan niya ang kanyang orasan, alas 12:18 na ng mga panahon na yon. Sa kanyang paglakad ay may napansin siyang isang bahay na may liwanag na nagmumula sa isang gasera. Napansin din niya ang dalawang taong tila nakamasid at pinagmamasdan ang kabilugan ng buwan. Nang makalapit si Chris sa mga ito ay napag-alaman niyang isa itong matandang babae at isang bata na sa palagay niya ay apo yun ng matanda na may 10 taong gulang. Nang mapansin si Chris ng mga ito ay agad siyang tinanong ng matanda kung taga saan siya at saan ang punta niya. Sa halip na sagutin ni Chris ang mga tanong ng matanda ay tinanong niya ito kung meron pa bang masasakyan. Mabilis na sumagot ang matanda at sinabing wala na. Nagmagandang loob ito sa kanya at niyaya siyang dumaan sandali sa kanila upang makapagpahinga. At dahil sa pagod na rin siya ay pumayag si Chris. Pagkaupo ni Chris ay sinabihan siya ng matanda na mukhang gutom na. Kaya inalok siya nito ng pagkain at sinabing ipaghahain siya. At kahit gutom na dahil sa wala pa siyang hapunan ay tumanggi si Chris dahil noon pa lamang niya nakita ang mga ito at sinabing meron siyang dalang lumpia sa kanyang bag. Ngunit mapilit ang matanda at maya-maya pa andyan ang apo nito na may dalang isang pinggan na may laman ng kanin at ulam. Pagkaabot ni Chris sa pagkain ay nakatawag pansin agad sa kanya ang masangsang na amoy nito. Kaya't inilabas na lamang niya ang lumpia mula sa kanyang bag at iyon ang iniulam sa kanin. Mabilis siyang nakatapos sa pagkain. Nang abutan siya ng tubig ay napansin niyang muli na tila malansa din ito. Kaya't hindi niya ito ininom. Sa halip, inilabas niya ang mineral water na nabili niya sa bus at yun ang kanyang ininom. Maya-maya, sinabihan siya ng matanda na kung maaari ay doon na siya matulog. Ngunit napapansin ni Chris na sa tuwing kakausapin siya ng matanda ay ni hindi man lamang ito sumusulyap o tumitingin sa kanya. Sa halip, panay ang titig ng mga ito at pinagmamasdan ang kabilugan ng buwan. At dahil sa mga hindi pangkaraniwang ikinikilos nito ay hindi maganda ang kutob ni Chris. Kaya tumanggi siya sa alok ng matanda at tinanong niya ang matanda kung bakit hindi pa sila natutulog ng maglola sa mga ganong oras. Tinanong niya rin ito kung sino ang inaabangan at kung bakit panay ang titig nila sa buwan. Ngunit sa halip na sagutin si Chris ay inulit lamang nito ang alok sa kanya na kung maaari ay doon na matulog at bukas na umuwi. Hindi siya sumagot sa alok ng matanda at nagpaalam sandali upang umihi. Nang makatalikod na si Chris sa mga ito, ay narinig niya ang bata na nagtanong sa kanyang lola sa mahinang boses. Nabakas ang pagkayamot at tila naiinip ito na kung bakit hindi pa daw inaantok hanggang ngayon si Chris. Sa mahina ding boses ay narinig ni Chris na sinagot ng matanda ang kanyang apo na sinasabing huwag mainip
at maghintay lang sandali, konting tiis pa. Dahil dito ay mabilis na umisip si Chris ng paraan para makapagdahilan ng makaalis na sa bahay ng maglola. Pagbalik niya sa mga ito ay hindi siya nagpahalata at kunyari wala siyang narinig. Pinatunog niya ang cellphone na kunyari may tumatawag sa kanya at kinausap niya ito. Maya-maya pa'y nagpaalam na siya sa mga ito at sinabing parating na ang kanyang sundo. Nang sabihin yun ni Chris at marinig ng maglola, ay nabakasan niya ng matinding galit ang mga mukha nito. Kaya hindi na nag-aksaya ng kahit ilan pang sandali si Chris. Mabilis siyang lumakad palayo sa maglola at sinabihan na lamang niya ng maraming salamat at aalis na siya. Sa daan ay nakarinig si Chris ng mga kaluskos at tila ba may sumusunod sa kanya. Ngunit sa tuwing lilingunin naman niya ito ay wala siyang makita. Nang mga panahon na yon ay nakaramdam na si Chris ng matinding takot. Ngunit pilit lang niyang nilalakasan ang loob at panayang usal niya ng panalangin. Maya-maya pa ay nakarinig siya ng tila isang malaking pusa na umaangil. Malakas ang kutob niya na aswang ang mga ito at ito ay ang maglola. Kaya mabilis siyang namulot na mga bato sa daan at inilagay sa kanyang bag. Binilisan pa ni Chris ang paglakad. Ngunit tila yata mas nagiging agresibo ang mga ito sa pagsunod sa kanya. Kaya tumugot siya ng lakas ng loob at isinigaw na kilala niya ang mga ito. Sinabi pa niya na magpakita na at hindi siya natatakot sa kanila. Pansamantalang tumahimik ang paligid na wala ang mga kaluskos na naririnig niya. Nang bigla siyang nagulat nang bumungad sa harapan niya ang maglola. Mabalahibo ang mga mukha nito na mapupula ang mata. Kaya hindi napansin ni Chris ang matutulis na mga ngipin nito. Kapansin-pansin din ang mga buhok nito na animoy tulad sa isang taong grasa. Mabilis namang napanumbalik ni Chris ang lakas ng loob at sinabi pa niyang alam niya na sila yon. Nang akmang susuguri na siya ng matanda kasunod ang apo nito, ay mabilis niya itong pinagbabato. Habang patuloy siya sa kanyang pagtakbo, ay walang tigil pa rin niyang binabato ang mga ito. Nakikita ni Chris na tinatamaan niya ang mga ito, ngunit tila hindi iniinda at mas nangingibabaw ang pagnanasa na makuha siya. Patuloy siyang hinahabol ng mga ito at tila naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang lundagin siya at sunggaban. Kaya sa natitirang lakas ay ibinuhos na niyang lahat, mas binilisan pa niya ang kanyang pagtakbo. Nang marating ni Chris ang sementadong daan at matanaw niya sa di kalayuan ang liwanag mula sa ilang mga bahay ay nakahinga siya ng maluwag. At paglingon niya ay napansin niya ring wala na ang maglola na humahabol sa kanya. Nang makakita siya ng barangay outpost ay pansamantala siyang naupo dito. Ilang kalalakihan na naroon ang nagsabi na noong una daw ay inakala nilang magnanakaw siya dahil sa nakita daw siya ng mga ito na tumatakbo. Nang ikinuwento niya sa mga ito ang nangyari at sinabing hinabol siya ng aswang, ay sumang-ayon naman ang mga ito at sinabing kilala nila ang mga iyon. Ilang sandali pa ay nakasakay na rin si Chris. Alas 4 na ng umaga nang makarating siya sa kanila. Simula noon ay hindi na siya natutulog sa biyahe at ilang buwan din niyang iniwasan ang daan na iyon. Sadyangang ang buhay ng tao ay marupok. Kung kailan ito mawawala sa atin ay hindi natin nalalaman, at kung sa paanong paraan ay hindi rin natin batid. Si Lorna ay naninirahan kasama ng kanyang mga biyanan sa probinsya. Inuwi siya doon ni Nardo nang magpasya silang magsama na, ngunit agad din itong bumalik sa Maynila dahil naroon ang trabaho nito. Ayaw niya sanang magpaiwan doon. Gusto niya magkasama sana sila ni Nardo. Kaya nga lamang
Lubha din silang mahihirapan kung mangungupahan pa sila ng bahay sa Maynila, lalo pa ngayon na buntis siya at tanging si Nardo lamang ang naghahanap buhay. Kasama din nila sa bahay ng kanyang biyanan ang isang anak ni Nardo sa una. Namatay ang unang asawa ni Nardo sa panganganak dito. At sa edad nitong 12 taong gulang ay hindi pa husto ang isip nito. Wala itong ibang inatupag kundi ang paglalaro. Kaya madalas ay nakakagalitan ito ni Lorna. Sa pasimulay na nibago at lubang nahirapan si Lorna sa pamumuhay sa probinsya, gayon din sa pakikitungo nito sa kanyang mga biyanan at sa anak ni Nardo sa una. Ngunit sa paglipas ng mga araw, unti-unti ay nasanay na rin si Lorna. Nagkaroon din siya ng mga bagong kakilala at kaibigan. Nang manganganak na si Lorna ay umuwi si Nardo. At pagkatapos niyang manganak ay may 2 linggo rin muna itong nanatili upang alagaan siya bago bumalik ng Maynila. Lumipas pa mga araw at buwan at tulad ng nakagawian, nagpapadala lamang si Nardo ng pera kay Lorna. At habang nagtatagal si Lorna sa probinsya, ay lalang dumarami ang mga kakilala at kaibigan nito. Isang bagay na tila yata nakasama. Sapagkat natuto na rin itong uminom at madalas ay nakikita sa umpukan ng mga nagiinuman kasama ang mga kaibigan. Nang sabihin ng mga magulang ni Nardo sa kanya ang mga ginagawa ni Lorna sa pamamagitan ng cellphone, ay inamin nito na dati naman na daw pala itong umiinom sapagkat nakilala pala niya ito sa isang beer house. At sinabi pa ni Nardo sa mga magulang na hayaan na lamang ito at marahil ay naiinip. Nang makarinig si Lorna ng mga balibalitang may babae si Nardo sa Maynila, ay lalo pang naging madalas ang pag-inom nito. At ipinaubaya na niya ang pag-aalaga sa kanyang anak sa mga magulang ni Nardo. Tila nagbuhay dalaga talaga si Lorna kung saan saan sila nakakarating ng kanyang mga kaibigan sa pakikipamiesta. Nang minsang pauwi na sila ng isa niyang kaibigan mula sa pakikipamiesta, ay may kakaibang naranasan itong si Lorna. Sa daan ay naramdaman nila na tila mayroong sumusunod sa kanila. At dahil sa bulubundukin ang pinuntahan nilang piyesta, ay talaga namang napakadilim sa daan. Umaasa lamang sila sa liwanag na nagmumula sa kanilang dalang flashlight. Kaya sa unang pagkakataon, nakaramdam si Lorna ng napakatinding takot. Lalo na nang ibulong sa kanya ng kanyang kaibigan na mayroon daw humuhuning aswang. Di man siya naniniwala dito sapagkat ni minsan ay hindi pa niya naranasan ito at tangi sa kwento lamang niya naririnig ay talaga namang kinabahan siya ng sobra. At ng mga tagpong iyon ay halos hindi na lakad ang ginagawa nila kundi patakbo na. At nang malapit na nilang marating ng kaibigan niya ang malaking daan ay nawala na rin ang huni nito. Pagdating ni Lorna sa kanilang bahay dahil na rin sa pagod, ay agad siyang nahiga sa mahabang upuan sa sala. Ilang sandali rin ang lumipas, maya-maya'y napabangon siya dahil sa nakaramdam siya ng pagsusuka. Nang nasa banyo na siya at nagsusuka, ay narinig pa niya ang kanyang biyanang babae na nagsabi na yan daw ang napapala ng isang lasinggera. Pagkatapos nito ay agad siyang bumalik at nahiga sa upuan. Ngunit hindi pa umiinit ang kanyang likod sa pagkakahiga ay muli siya napabangon dahil nasusuka na naman siya. Kasabay nito ay nakaramdam na rin daw si Lorna ng matinding sakit ng ulo at ng mga kalamnan. Dahil sa walang tigil niyang pagsusuka ay lumabas ang kanyang mga biyanan at naabutan siya sa ganong sitwasyon na putlang putla. Dahil dito ay dinala siya ng mga ito sa kwarto at pinahiga sa katre. Nag-init na rin ng tubig ang biyanan niyang lalaki upang mapunasan siya. Binihisan din siya ng biyanan niyang babae upang gumaan ang kanyang pakiramdam. At dahil sa pag-aakalang nalason ang kanilang manugang o yung tinatawag na kilkig sa kanilang lugar, ay nagsangag na rin ang mga ito ng asukal na pula. Nang matapos ito,
ay agad nilang ipinakain kay Lorna. Ngunit tila walang epekto ito at para bang lalo pang lumala ang kalagayan ni Lorna. Kaya agad na inutusan ng kanya mga biyanan ang panganay na anak ni Nardo upang sunduin ang kaibigan ni Lorna na kasama niyang namiesta. Pagdating ng kaibigan ni Lorna sa kanilang bahay ay nagulat ito nang makita ang sitwasyon niya. Sapagkat kani-kanina lamang ay kasama niya ito na masaya at napakasigla. Ikinuwento ng kaibigan ni Lorna sa kanyang mga biyanan ang mga natatandaan nitong pangyayari habang nasa piyesta sila. Ikinuwento din nito ang naranasan nila sa daan. Maya-maya pa ay biglang sumuka muli si Lorna at nakita nila ang isang maitim na bagay na tila nababaluta ng mga makakapal na laway. Dahil dito ay agad nilang sinugod si Lorna sa paggamutan. Ngunit matapos masuri ng doktor si Lorna ay wala naman daw itong makitang problema. Dahil dito ay inuwi na lamang nila si Lorna sa bahay at humingi na sila ng tulong sa isang manggagamot. Pagdating ng manggagamot sa kanilang bahay ay agad nitong sinuri si Lorna. Matapos niyang masuri ay sinabi nito sa mga biyanan ni Lorna na positibong hinawaan ito ng aswang. Ayon pa sa manggagamot ay posibleng doon daw mismo sa handaan ito isinagawa. Kinaumagahan ay muling bumalik ang manggagamot sa bahay ng mga biyanan ni Lorna upang ituloy ang panggagamot. Sa mga pagkakataon na yon ay hindi na normal ang mga ikinikilos ni Lorna. At kung pagmamasdan mong mabuti ang itsura nito ay makikita mo ang malaki nitong pagbabago. Dahil sa mga nangyayari kay Lorna ay ipinalam na agad nila ito kay Nardo at makalipas nga ang 2 araw ay dumating na ito at agad niyang napansin ang malaking pinagbago ng asawa. Ibang iba na ang itsura nito at halos hindi mo makausap dahil puro sigaw at angil lang ang ginagawa nito at bawat sandali ay nagwawala pa ito. Kaya labagman sa kalooban ng asawa at mga biyanan ay itinali nila ang 2 kamay nito sa katre. Mabilis na bumagsak ang pangangatawa ni Lorna dahil hindi ito kumakain. Ayon sa manggagamot ay iba na daw talaga kasi ang pagkain na gusto nito. Nagtuloy-tuloy pa ang gamutan. May mga pagkakataon sa gabi na tila nakarinig sila ng napakaraming hayop na lumilipad sa itaas ng kanilang bahay at nagpapaikot-ikot. At sasabayan naman ito ng pag-alulong ng mga asong naroon. Nang 9 na araw habang ginagamot si Lorna bandang mag-alas 3 ng hapon ay tila bumuntong hininga lamang ito ng napakalalim at maya-maya pa'y napansin nila na hindi na ito gumagalaw. Sinubukan din nilang pulsuhan ito ngunit wala na sila talagang maramdaman. Ayon sa manggagamot ay hindi daw kinaya ng katawan ni Lorna kaya't namatay ito. Isang gabi, habang nakaburol si Lorna, ay biglang umalulong ang mga aso. Kinilabutan ang halos lahat ng taong naroon. Maya-maya ay may nakita ang kaibigan ni Lorna na pamilyar sa kanya. Kinalabit niya ang biyanang babae ni Lorna at pasimpleng tinuro ang isang babae na naroon. Sabi ng kaibigan ni Lorna, ay naroon din daw ito sa handaan nung araw ng piyesta. At nagtataka niyang sinabi sa biyanang babae ni Lorna kung bakit ito narito. Isang bagay ang nabuo sa kanilang isipan. Marahil ito yung aswang na humawa kay Lorna. Kaya dali-daling pumasok sa loob ng bahay ang biyanang babae ni Lorna, dumiretso ito sa kusina at kumuha ng asin. Paglabas nito ay sinabuya niya ang palibot ng bahay. At nang hanapin nila ang babae, ay hindi na nila ito matagpuan. Wala na ito roon. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Nang lampas ating gabi na, ay tila nakarinig sila ng isang huni ng ibon. At nang pakinggan nila itong mabuti, ay napagtanto nila na nagmumula ito sa kabaong ni Lorna. Kaya lahat na nakapansin sa pangyayaring ito ay talaga naman nahintakutan. Mabilis nilang inusisa ang kabaong ni Lorna
Ngunit wala naman silang makita, pero patuloy pa rin ang naririnig nilang tunog. Nang ilapit ni Nardo ang kanyang tenga, ay nasabi niya doon daw sa dibdib ni Lorna nang kagaling ang tunog. Dahil dito ay muli nilang hiniling ang serbisyo ng punerarya at ng nag-imbalsamo dito upang muling tingnan at suriin. At nang muli nga itong suriin at tingnan ay hindi sila nagkamali sapagkat mula sa dibdib ni Lorna ay nakuha ang isang ibo na kulay itim na nababalot ng makapal na laway. Ngunit na makuha ito ay wala na ring buhay. Ilang araw nang nailibing si Lorna, pero ang mga tao dun sa kanilang lugar ay halos hindi pa rin makapaniwala sa mga kababalaghang kanilang nasaksihan. At nang minsang makaharap ni Nardo ang kanyang mga magulang sa sala ng kanilang bahay, ay sinabihan siya ng mga ito na kung maaari ay huwag nang mag-asawa sapagkat marahil totoo ang pamahiin na kapag may nunal sa tuluan ng luha sa mata ay baluhin ito. Tumango lamang si Nardo sa mga magulang, pero totoo ang kumakalat na balita na may kinakasama na naman ito sa Maynila at ngayong wala na nga si Lorna ay baka iuwi na naman niya ito sa kanilang probinsya. Tanda pa ni Michael taong 1990 noong nag-aaral pa siya bilang isang grade 1 student sa kanilang lugar sa Cavite. Malinaw na malinaw pa sa kanyang mga alaala ang mga masasayang tagpo sa kanilang pamilya. Ayon pa sa kanya, noong mga panahong iyon ay maalwan ang kanilang pamumuhay. Ang kanyang ama ay isang inhinyero sa isang malaking kumpanya, samantalang ang kanyang ina naman ay isang guro sa pampublikong paaralan. Si Michael ay nag-iisang anak lamang, kaya nung dumating ang panahon na dumami ang proyekto ng kanyang ama at masyadong maging abala ito, gayon din nang ma-promote ang kanyang ina, ay halos wala na nag-aasikaso sa kanya. Kaya't kinailangan na kumuha ng isang kasambahay na makakasama niya at mag-aasikaso sa kanilang bahay. Kaya't nagtanong ang kanyang mga magulang sa kani-kanilang mga katrabaho kung meron ba silang mairirekomenda. At doon nga dumating sa buhay nilang mag-anak si Mina, 19 na taong gulang. At dahil sa edad ni Mina, ay medyo nag-atubili ang ama ni Michael na tanggapin ito dahil ayon sa kanya, baka kulang pa ang karanasan nito sa pagtatrabaho lalo na sa mga gawaing bahay. Ngunit iginiit ng dalaga na sanay na daw siya sa mga ganitong uri ng gawain dahil siya na rin mismo ang naaasahan sa kanilang mag-anak. Dahil sa sinabi ng dalaga, ay pumayag ang mag-asawa at nagkasundo sila na obserbahan ito sa loob ng isang buwan. Makalipas ang isang buwang paninilbihan nito sa kanila, ay kontento naman ang mag-asawa sa trabaho nito. Masipag at masinop si Mina sa loob ng bahay, at ang isang bagay pa na nagustuhan ng mag-asawa dito ay ang pagiging malapit nito at maasikaso kay Michael. Dahil dito ay tuluyan na nilang tinanggap si Mina at nagpatuloy ito ng paninilbihan sa kanila. Isang araw ay napaaga ang uwi ng nanay ni Michael dahil sa hindi mabuti ang nararamdaman nito. At pagdating niya ng bahay, naabutan niya ang dalawang lalaking bisita ni Mina. Ayon kay Mina ay mga pinsan daw niya ito na nagtatrabaho sa Maynila at naisipan lamang daw na dalawin siya at kumustahin ang kanyang kalagayan. Nang makausap ang mga ito ng nanay ni Michael ay naging panatag naman ang loob niya dahil sa mababait naman at magagalang ang mga ito.
kaya't dumiretso na siya sa kanyang silid upang magpahinga. Ibinili niya ang mga ito kay Mina at sinabing si Mina na ang bahala sa kanila. Nang mga magbabandang alas 5 na ng hapon ay nagising at naalimpungatan ang nanay ni Michael dahil sa ingay na narinig. Kaya't nakiramdam na sandali ang nanay ni Michael at narinig nito na nagtatalo si Mina at ang isang pinsan niya. Patuloy siyang nakiramdam sa kanyang silid at maya-maya'y narinig niya na umalis na ang mga ito. Nang lumabas ang nanay ni Michael sa kanyang kwarto, ay naabutan pa nitong pinapahiran ni Mina ang mga luha sa mata. Kaya't agad niyang tinanong ito kung ano ang pinagtalunan nila ng kanyang pinsan. Ayon kay Mina ay ang tungkol daw sa lupa ng kanilang mga magulang sa probinsya. Makalipas ang 2 araw, pagdating ng nanay ni Michael galing sa paaralan, ay nagsumbong ang bata sa kanya na muli daw pumunta ang 2 lalaki at pilit na isinasama ang ate Mina niya. Ngunit ayaw daw nitong sumama kahit anong pilit na gawin ng 2. Nung gabi ding iyon, nung matutulog na sila, galing sa banyo ang nanay ni Michael nang may maaninagan ito na tila aninong dumaan sa bintana nila. Kaya't agad na sinabihan ang asawa na silipin kung sino ang taong nandoon sa bakuran nila. Mabilis namang tumugon ang asawa at pagbalik nito ay wala naman daw siyang nakita. Nang nakahiga na silang mag-asawa ay nagulat naman sila nang biglang kumalabog ng malakas ang kanilang bubungan. Ngunit ang buong akala ng tatay ni Michael ay pusa lamang ito. Ngunit ang nanay niya ay iba na ang nararamdaman. Kaya't mabilis itong bumangon at pinuntahan sa kwarto si Michael. Pagdating niya sa kwarto ay mag-isa lamang itong natutulog at wala sa tabi nito si Mina. Sinubukan din itong hanapin si Mina sa ibang parte ng kabayan ngunit hindi niya tumakita. Nang pabalik na siya sa kanilang kwarto ay muli niyang naaninagan ang isang anino sa bintana ng kanilang bahay. Kaya't patakbo niyang pinuntahan si Michael sa kwarto nito. Ginising at isinama sa kwarto nilang mag-asawa. Ginising na rin niya ang asawa at sinabi ditong hindi na niya gusto ang nararamdaman niya. Dahil patuloy pa rin ang mga kaluskos at pagkalabog sa kanilang bubungan. Kaya sa inis ng asawa ay kinuha nito ang kanyang baril at 2 ulit na pinutukan ang kanilang bubungan. Pansamantalang tumigil ang mga ingay at napalitan ng nakabibinging katahimikan. Nang biglang narinig nila ang sunod-sunod na malalakas na pagkalabog doon sa kanilang pintuan na tila gustong wasakin ito. Nang mga pagkakataong iyon ay umiiyak na si Michael at ang kanyang ina sa sobrang takot. Tinakbo nilang mag-anak ang sala upang pigilan ang kanilang pintuan na mabuksan. Nang mula sa kusina ay may nakita silang 2 tao na papalapit sa kanila. Ngunit ng mga ilang dipa na lamang ang layo ng mga ito sa kanila, ay doon nila nakita ang mga nakakatakot na mukha nito. Maya-maya ay tumigil na ang pagkalabog sa kanilang pintuan. At mula din sa kusina ay may dumating pang isa. Kahit nakakatakot at ibang-iba na ang itsura nito, ay mabilis nilang nakilala kung sino ang dumating dahil sa suot nitong damit, si Mina. Sa pagkabigla ng nanay ni Michael sa kanyang mga nakikita, ay nasabi nito kay Mina kung ano ba daw masama ang ipinakita ng kanilang mag-anak sa kanya. Ngunit hindi pa ito tapos sa kanyang pagsasalita ay agad na silang sinunggaban ng 2
Nagawa pang maiputok ng tatay ni Michael ang kanyang baril, ngunit nadaig sila sa pwersa at lakas ng dalawang aswang. Samantala, napaupo na lamang at napaiyak si Michael sa sobrang takot at narinig pa niya ang kanyang ate Mina na nagsabi ng, "Patawarin niyo po ako, wala po akong magagawa." Kitang-kita ni Michael kung paano pagluray-lurayin ng dalawang aswang ang kanyang ama't ina. Ang kanyang ama ay halos balat na lamang ang nagkakabit sa ulo at liig nito. Kitang-kita ni Michael kung papaano napuno ng matingkad na dugo ang sahig ng kanilang sala. Nasaksihan din niya kung papaano kainin ng aswang ang kanyang ina habang may buhay at humihinga pa ito. Nang biglang napasigaw ng malakas at umiyak ng todo si Michael nang hilahin siya sa kamay ng kanyang ate Mina. Agad na naisip ni Michael na ganun din ang sasapitin niya tulad sa kanyang mga magulang at lubas siyang nalungkot dahil naisip niya na sa kamay pa ng ate Mina niya. Dinala siya nito sa may kusina at kabaliktaran ng inaasahan niya habang abala ang dalawang aswang ay mabilis siyang itinakas nito at narinig niyang sabi ng ate Mina niya sa kanya na tanging yun lang daw ang magagawa nito at umiiyak itong nagsabi sa kanya na sana daw ay mapatawad siya. Ayon sa imbestigasyon, nang matagpuan ang mga bangkay ng magulang ni Michael, ito daw ay bunga ng panluloob o pagnanakaw. At ayon pa sa mga otoridad, kaya daw nagawa ang gayong karumaldumal na krimen o masaker ay dahil nasa impluwensya daw ng ipinagbabawal na gamot. Marahil ay pamilyar kayo tungkol sa mga balita ng masaker. At kadalasan ang mga suspect dito ay nasa impluensya ng droga o ipinagbabawal na gamot. Ngunit sa pangyayaring ito, ang salarin ay nasa impluensya ng pagiging aswang.